Ano po ang kanilang naging pagkukulang at ano ang kanilang magiging pananagutan dito sa pagsurpot nitong ganito kalaking Cebu Laboratory? You know, Governor Pineda, kikita mo kami kanina, papalaka doon, she was beside me. And she was profuse of the apologies. Sabi ko, ma'am, ako sa Davao Mayor, tinamaan rin ako ng laboratory. Ang doon lang talaga lahat pinatay ko at nilagay ko dyan sa highway. Pero hindi mo magwardiyahan yung teritoryo. Kalaki, I cannot place a policeman every 300 square meters in the city. Kulang ako, kaya ako tinawag yung... That's why I raised the level to a national security threat so that I could call the military to help in supporting CAS. But they are exercising now police powers. When I commission the armed forces, you come here, that is actually an order with the corresponding. You are now an agent of a person in authority in the matter of law enforcement. Parang police na sila ngayon. That is why, ang sabi ko, bilihan ko sila lahat ng sidearms. It would cost me maybe a billion. But each and every soldier would have a sidearm because I want them to reinvent themselves. Usually, sa bukid lang sila mang fight. But now they have to detect crime and detection, profiling. Alam mo yung nagsadabaw, may helmet siya, hindi niya tinanggal. Tinaas niya yung visor, but he had a face mask. Yung magdadrive ko, ginagamit ko rin yan para sa alikabok. Then may helmet siya. Nagpamasahe siya, tinanggal lang niya lang, tinaas niya yung... When it's a bat, well, but our police, because our military and police are really bright, totoo lang, we know him. And I said, we will catch up with him.